Hello, isang maulang araw sa inyo, mga classmates ko. So, yung mga panahon ngayon, ito yung panahon na masarap matulog. Tapos gigising ka, pagising mo, papaluto ka ng mainit na sabaw or magkakape ka. Kaya sarap kumain ng ng tuyo, lugaw, champorado, nilagang baka, basta anything na masarap na mainit ang sabaw. Tapos tulog ulit. Okay. So, mamaya nyo na gawin yan. Okay, so ako ngayon, kailangan magtrabaho, kung hindi, hindi kayo matututo. So again, welcome back to our subject, differential equations. So, we are now in topic 3, which is the families of curves. So, hindi kapuso, hindi kapamilya, ay hindi kapatid, kundi kapamilya. So, ito yung na-discuss natin before. The first day, I already gave you the overview of the families of different curves. So, pag sinabi kasi natin families, it's a group of same curves. Okay, and how can we say that the same curve are families, na yung mga curves na yon ay pamilya? So it means meron silang common. Yun yung aalamin din natin no, during the examples. And ano ba yung dapat nating alamin or paghandaan in solving family of curves? Excuse me. So, ang dapat nating inaalam, of course, yung familiarization natin kung ano yung dapat na maging equation ng isang figure. Now, for example, line. How we can say na yung equation na binigay ko ay line. Okay. Tapos, okay. Paano ko masasabi naman na ito ay circle at ano naman yung dapat na equation niya? Okay, baliktad yun. Yung una, paano ko masasabi na yung given na equation ay line? Yung pangalawa, kung may figure ang sa akin binigay, dapat alam ko yung equivalent equation naman niya. So, yung yung commonly na figure na yung lines and yung conic sections, which includes yung circles, parabola, ellipse, hyperbola. Ayun yung mga basic na pinag-aralan natin before na during your senior years and your first year. So, huwag nyo sasabihin, sir, hindi naman namin na-aralan yan. So, it's not excuse anymore. So, tapos na kayo ng differential calculus, integral calculus. So, this is calculus 3. So, kung hindi ninyo na-aral yun, it is not an excuse para sabihin na hindi sa amin natuto yan. So, panindigan ninyo, ito yung lagi ko sinasabi, panindigan ninyo kung ano ang katayuan nyo ngayon. So, dapat aralin nyo. Hindi pa pwedeng, okay, hintayin ko muna magturo si sir, pagturo, saka ako aralin. It's not right. Kailangan meron kayong knowledge or kusang palo na inaaral na. Alam ko, masarap talaga matulog ngayon, no? But, syempre, mas masarap maging isang engineer. Kaya, konting taon na lang, no? Imagine nyo na second year na kayo ngayon. Okay, so, dapat aralin, ulitin ko, hindi porket tapos na kayo sa year level na yan, nakakalimutan nyo na. So, habang kinakalimutan nyo yan, lalong naiipon lang yan, at mumultuhin kayo ng mga previous math subjects ninyo. Okay, so, again, yun yung mga dapat intindihan, no? Familiarization ng mga different equations. Or given ang equations, dapat alam nyo kung ano yung itsura niyan pag drawing. Okay, so first, we're going to define what is families of curves. So families of curves, it is an equation containing one or more parameters that may represent a family of curves. So again, we already familiar with the parameters. Now, so isang equation, so dapat alam nyo yung equation. Bibilangin natin kung ilan ang individual
yung arbitrary constant. Okay, so, pag ilan yung arbitrary constant na yun, yun yung number of times din natin iti-derive. So, yung buong family, nung kung anong mga curve yan, pwede na natin kunin yung nag-iisang differential equation niya. Okay, so yun yung magiging mahirap na part na yung equation niya. Okay, so proceed tayo. Example number 1. So, by the way, find the differential equation of the following. Number 1, okay, we have to find the DE, or differential equation, of the family of circles, where the center is located at the x-axis. So, paano natin masasabing siya ay pamilya? So, hindi porket marami circle family na agad yan, no? Kailangan may common yung dami ng circle na yun. Mayroon siyang common, silang common na isa. Okay, for example, in this figure, we have 4 different sizes of circles. Okay, ano yung common ng apat na yun? Magkakaiba sila ng size. Okay, sabi kasi sa problem, ang common nila, where the center is located at the x-axis. So, as we have noticed, yung circle ng bawat isa, okay, naka-line doon sa x-axis. So, ang question again, familiar pa ba kayo sa equation ng circle? Okay, sa equation ng isang bagay or ng isang figure, meron tinatawag tayong general equation and the standard equation. So, yun, dapat inaral ninyo sa analytic geometry yon. So, since tinanggal na yan nitong college, kasi nga, ina-assume na tinuro na during your senior year. So, kung idadahilan nyo naman, sir, hindi naman kasi kami STEM. So, it is again not reason or not a reason. So, alam naman ninyo, lalagi kong sinasabi, sa calculus, dapat alam ninyo yung mga math like analytic geometry, trigonometry, algebra, advanced algebra, solid mensuration. So, siguro yung iba, sir, ano-ano po ba yung mga math na yun? Algebra, di ba? More on variables equations, trigonometry, more on angles. Okay, yung 6 trigonometric functions, yung identities, yung mga pinag-aaralan doon. Yung solid mensuration pertaining sa area and volume ng different figures. Analytic geometry, yun yung mga equations. Equation ni lines, yung conic sections, no, familiarization yun eh. Yung advanced algebra, yun yung mga inequalities. So, yun yung 5 foundation ng mathematics yung before dapat nagka-calculus. So, balikan nyo ulit, aralin nyo. Paulit-ulit kung sinasabi sa inyo to. Okay, so, ano ba ang general equation? Actually, hindi natin kailangan yung general equation na ng circle. So, paano ba natin masasabi na isang equation ay circle? Siyempre, hindi siya line. Pag sinabing line, linear, naka-raise to first degree. Ang circle, naka-raise sa second degree. So, maraming equation ang naka-raise sa second degree. Hindi ibig sabihin, uy, naka-x squared, circle na siya. Hindi. Kasi part yan ng quadratic or pagiging conic section niya. It can be circle, parabola, ellipse, or hyperbola. So, sa circle, dahil pere-pere silang quadratic or raised to second degree, kailangan si x at saka si y present, hindi pa pwedeng x lang or y lang, kailangan both x and y present. Kung positive si x, dapat positive din si y. Kung negative si x, negative din si y. And at the same time, both x and y kailangan naka-raise sa second degree. It must be x squared and y squared. So, positive x squared plus y squared or negative x squared minus y squared. So, yun yung masasabi natin na pag present both x squared and y squared, same sign. Okay, kung meron mo numerical coefficient involved, let's say 2x squared, dapat si y then 2y squared then. So, yun yung masasabi natin that the equation is a circle. So, we need to find or know first yung pinaka-standard equation niya. Now, kasi may clue sa problem where the center is located at the x-axis. If we can still remember, you know, yung center ng circle, ang ginagamit nating representation is h and k. H is for the horizontal pertaining sa x-axis at yung k naman is the vertical.
So, yung center ng circle, nandito yan. No? Kung bakit ito yung malaki. Okay, meron akong ano, x or k. Oh, sorry, h or k. So, syempre, nasa x-axis, meron lang akong h. Okay, if you say h, may distance lang ako from the origin up to this point, h. Yung k ko, 0, kasi nga, nasa x-axis. Okay, so, since center is along x-axis, yan na, k is equals to 0. So, wala tayong center na k. 0 siya. So, meron tayong h. So, if I'm going to write, okay, the standard equation of the circle, okay, so, dapat meron akong x squared at y squared. Si x pertaining kay h, si y pertaining kay k. Since k is 0, meron lang akong y squared, pero si x squared, meron kasamang h din. So, this is now the standard equation. So, we have quantity x minus h, quantity squared, plus dapat ito y minus k, quantity squared. Since the center is along x-axis, k is 0, kaya wala akong k, kaya y squared lang siya. Is equals to r squared. R is pertaining sa radius. So, ito yung, kung natatandaan ninyo, yung topic natin sa integral, na yung completing the square, ginagawa natin binomial tapos perfect square no, sa trigonometric substitution. If you still remember, no, kaka-aral nyo lang yung last time na yun. Papost ko lang to a month ago siguro or less than a month. Okay, pag naging completing the square at naging ganito na itsura, okay, doon natin masasabi yung standard equation ng isang okay, ng isang curve or yung isang equation. Okay, so if this is the standard equation and expanding this to become the general equation, expand lang natin to. So we have x squared minus 2xh plus h squared plus y squared is equals to r squared. Yung r squared again, nakalimutan ko sabihin kanina, yan yung mga constant na nilalagay natin sa right side. At yung constant na yun, nagre-represent ng radius. Okay, so naiintindihan yan. Now, if this is the general equation, in this general equation, we can tell how many individual or independent constant. Kasi importante yun no, sa pag-derive kung ilang beses. So, x is not an independent constant. So, meron tayong h and r lang. So, we have two independent constants. Okay, actually, yung h at saka yung r, pwedeng pagsamahin yun, ha? Kasi pag tinaspose ko si h squared sa kabila, magiging r squared minus h squared. Still, it is constant. Consider as constant. Pwedeng pag-isahin. Okay, but yung xh, it is a different. Kaya isa para dito, at ito pag pinagsama ko doon, magiging dalawa. Hindi si h and r lang ang pinag-uusapan doon. So, we have two independent constant, or essential constant, na tinatawag natin, or arbitrary constant. So, dalawang beses natin siyang i-derive. First derivative of the general equation, so we have x squared derivative is 2x minus, okay, since h is constant, 2 is constant, okay, minus 2h na lang. H squared is constant, this will become 0, and derivative ng y squared, bring down 2y, y prime, matandaan yon. And derivative ng r, since r is constant, is 0. So, having two parameters, h and r, okay, first derivative, yun yung sinabi natin kanina. Okay, so by inspection, on the first derivative, meron pa rin tayong h. No, kaya hindi pa rin natin makukuha yung pinaka, kaya yung hinahanap natin, yung differential equation no, from the primitive. So parang ito kasing primitive eh, or general solution, di ba? So we need again to derive for the second time. Okay, for the second derivative, okay, derivative ni 2x is 2, this is constant 0, wala na itong 0. Yung 2y, y prime, you're going to apply product rule, ha?
So, ito ilalabas ko y times derivative ni y prime ay y double prime. Tapos plus si y prime y times derivative ni y, y prime. Kaya y prime times y prime quantity square. Na para siyang first order, second degree. Na parang ganun. Okay, so parang ganyan yung mangyayari. So, sorry. Product rule ito. Sige, isa-isay natin. Mukhang napatay ko na lito. Ano? Derivative ni 2x is 2. Yung 2h, 0. This is 0. Yung 2yy prime. So, dito pinakita ako. Hindi ko muna nilabas si 2. Kasi si 2y, copy 2y. Derivative ni y prime ay y double prime. Okay, tama si y prime. Kasi hindi nakasimplify. Pero tama yung sinabi ko rin kanina. Labas ko si y prime, derivative ni 2y. So, 2y prime is equals to 0. So, if I'm going to multiply y prime and y prime, yung nagiging y prime quantity squared. So, first order, kasi first derivative siya, pero second degree. May exponent sa labas. Okay, so, pag inayos natin to, dahil wala na itong constant or arbitrary constant, ayusin na natin, this will be our differential equation. So, arranging it. So, we have 1. Okay, bakit naging 1? Kasi lahat ito 2. So, pwede natin i-divide sa 2. Kaya 2 divided by 2 is 1. 0 is still remain 0. So, 1. Si 2, pag dinivide sa 2, cancel na. Kaya y double prime. So, mali lang yung nakasulat dito. No? It must be y double prime. I'll take note of that, ha? This is y double prime. So, this is not y prime. Error lang yung sa pagtatype. Okay, plus y prime quantity squared is equals to 0. So, this will be our differential equation for the families of circle where the center is located at the x-axis. Okay, so proceed ngayon tayo sa second example, pero we're going to compute it manually or mano-mano. Okay, for the second example, okay, families of line passing through the origin. So, line naman ang pag-uusapan natin. Ano yung pinaka-common ng mga lines na yon? Lahat daw ay nag-pass through the origin. So, kung titingnan natin, yan yung magiging figure. Okay, so, isip-isip na. Ano ba yung natatandaan sa family of lines? Or ano ba yung equation ng mga line? Or equations ng line? So, di ba meron tayong slope-intercept form, point-slope form, one-point form, two-point form, intercept form. Naku, ang dami kong sinabi. Sana naiintindihan at nare-recall nyo pa yun, no? Kasi kailangan natin yan. So, we're going to solve it manually. So, solving for the for problem number 2. So, ano yung natatandaan ninyo ulit na equation ng line? So, simulan natin, ha? We have, okay, ano ulit yun? SI form. I-recall lang tayo ng konti. We have the SI form. Okay, ano yung SI form? Slope-intercept form. Okay, ano yung slope-intercept form? You have y is equals to mx plus b. Okay, where m is the slope. Okay, what else? PS form. Okay, ano yung PS? Point slope. It means may involve na isang point sa circle, ay sa line, sa graph. Circle tuloy pa naisip ko. Okay, so paano yung point slope form? We have y minus y sub 1 equals m x minus x sub 1. Okay, we have 2-point form. Okay, yung 2-point, dalawa na yung points na dinaanan ni line. Kaya meron na akong y sub 2 minus y sub 1 m, okay, times x sub 2 minus x sub 1.
Okay, and intercept form or I form. Okay, yan yung merong quantity na dalawa kasi yung magiging intercept form niya, di ba? Yan yung x over a plus y over b is equals to 1. Okay, so this is your x-intercept and y-intercept. So, kung ako pala, no, sorry, natatandaan ko sa book ninyo na integral, meron doon review of analytic geometry akong nilagay doon. So, familiarization nyo ng mga equations, no, kaya aralin nyo ulit. Okay, so what are we going to do? Pwede kayo mamili kasi dito eh, kahit anong dyan, equal lang, iisa lang pinanggalingan yan. So what are we going to use is, pwedeng si slope-intercept yung pinaka-basic niya. Pero kung halimbawa, ito yung gagamitin nyo, wala rin namang problema dyan kung yan ang gagamitin natin. For example, using, nailitan ko lang ng konti. Oops, sorry. Okay, using PS form. Makikita natin, nababagsak din tayo sa SI form. Using point slope form. Okay, we have y minus y sub 1 is equals to m x minus x sub 1. Okay, may clue no, na sinabi sa problem. Families of line passing through the origin. So, kung dito lahat dumaan sa origin, okay, ano ibig sabihin nun? So, meron ba akong dinaan ng x and y? So, wala. So, 0 si x ko at 0 si y. Meaning, ang point 1 na dinaanan ko at origin, so it means 0, 0. Kaya, meron lang akong 0 na y, y sub 1, m, x minus 0 kay x sub 1, or y is equals to mx. So, yun din yung kinalabasan nito, eh, no? Yung slope-intercept. So, if this is the case, na parang ito rin siya, ano ba yung B doon? Okay, diba yun yung B yung nag-declare na ordinate? Okay, so anyway, medyo lalayo tayo sa discussion na yan. Focus na lang tayo rito. So, if this is my equation, so ito yung parang lumala, ito yung ano ha, primitive or general equation, ito pala yung ginamit natin. Mas ito na yung parang naging general form. Okay, ilan ang arbitrary constant? Isa lang. Sino? Si m. Okay, ito kasi yung b, kung titingnan natin, wala naman, sige recall natin para hindi kayo malito. If this is the line, ay sorry, Cartesian coordinate, okay, meron kunwaring line na line. So, from this point, ito yung y-intercept natin, represented by B. Okay, since dito naman dumaan, wala tayong B, kaya ito magiging parang 0. So, yun din yun. Y is equals to mx. Kaya sabi ko nga, kahit anong nang isolve nyo dyan, ay babagsak din tayo dito sa slope-intercept form. Okay, so balik tayo dito. So, meron akong one independent arbitrary constant. Kaya ilang beses nang i-derive? Isa lang. So, getting the derivative of y, which is y prime, m is constant times derivative ng x is 1. So, we have m. Okay, so, sir, hindi naman nawala yung m. Yes. But we can replace, kung natatandaan yung first topic na, ay second topic natin, di ba? If this is our equation 1, parang ito yung mangyayaring equation 1. Ito yung magiging equation number 2. Okay, so, yung final answer, we're going to equate 1 and 2, where y prime is equals to m, where m is equation 1, is equals to, okay, ayusin lang natin to, is y over x. That's why, replacing m,
Now, by equating the two equations, y prime is equals to y over x, where y prime is also another symbol of y prime is dy over dx, which is equals to y over x. Tapos, pwede natin i-cross multiply. By cross multiplying, so we have x dy is equals to y dx. Or, kung unahin natin sa kabila, pwede rin, we can say it is also equals to y dx. Okay, ito unahin ko kasi dx eh. Minus, parang ito nilipat ko. X dy is equals to 0. Okay, so this is now our differential equation. So, ayan yung DE natin. Okay, ito yung magiging familiar, dapat maging familiar na kayo kasi yung mga susunod na topics natin, more on ganito na yung pag-uusapan natin. Okay, may question ba sa family of line passing through the origin? So, kahit alin dito piliin nyo, no, ito pa rin yung magiging equation niya. Okay, kung may question again, huwag mahiya, magtanong sa akin, PM me, or here in our YouTube channel. For example number 3, okay, again, find the differential equation of the families of parabola where the concavity is on the right. So, yung parabola, if you still remember, yun yung merong to the left, to the right, smiley face, sad face. Okay, so, ito, concavity to the right. So, on each quadrant. So, this is the figure. Okay, so, ano kaya ang magiging common ngayon nila? Ang common nila is yung distance from vertex. Yung vertex yun yung nasa dulo, no? Tapos, vertex and then focus. Tapos, ito ay, okay, vertex, yung mga dulo-dulo na yan. Tapos, may directrix dyan. Tapos, may focus dyan. So, distance ng vertex to directrix is A. Vertex to focus is A. So, yun yung common ng mga to. Now, yung isang parabola siya. Okay, yung distance naman ang common nila. For you to have a good review of parabola, you may see in your, look into your integral book. I think that's on page 187. Kasi kakatingin ko lang si kanina, no? Parang 187 yun. Just open your book and you will see na yung tinatawag nating parabola. So, kung iyan yung common ngayon nila, so we can say that these are all families. They belong to one families. So, ang pinakatanong ulit dyan, paano nalalaman ng equation ng ang isang equation ay parabola? Okay, so, depende sa ano yan, yung concavity niya ulit. May to the right, yung buka, yan yung problem. May to the left, may upward, may downward. So, yung to the right, yung buka na yan to the right, o kaya to the left, okay, kung saan yung buka, ibig sabihin patayo, yun yung pagiging quadratic niya. So, present din si x and y kay parabola, quadratic din siya. It means, naka-raise kay second degree or raise to the 2 power, pero isa lang. Either si x ang naka-squared lang at si y ay linear, or si y ang naka-squared at si x ang linear. Yun naman ang palatandaan na parabola ang isang equation. So, since patayo ito, okay, kung siya ay to the right or to the left, basta patayo, it means yun yung quadratic. So, quadratic si y, linear si x. Pag to the right, ang buka, positive. Pag to the left, ang buka, negative. Pag upward naman, smiley face or sad face, yung buka niya horizontal. Kaya ang quadratic naman niya ay si x. So, makikita niyo doon sa book yung sinasabi ko.
Okay, so we're going to solve this manually. Writing down the standard form of a parabola, right? The concavity is onto the right. So, yung vertex niya, yung vertex niya, same with circle, is located at HK. So, lahat ng vertex to. Ito na sa first quadrant, ito na sa second, third, and fourth. So, sa first quadrant, both H and K positive. On the second quadrant, okay, ano, si H ay negative, kasi negative si X, K is positive. Sa third, both X and Y or H and K are negative. Sa fourth, H is positive and K is negative. Okay, so dito na lang natin kunin sa first quadrant as general or standard equation. So, our standard equation, okay, we have, okay, sorry, yun natin blue yung pen. So, we have y minus k, kasi pabuka siya, na vertical, tapos positive, no? Kasi to the right. O yung 4a is the length of your lattice rectum, times linear kay x, nakasama niya si h. So, ito yung dapat na alam ninyo. So, you have to memorize it or be familiarized. Okay, dito, we can, the standard equation, kung kaya nang tingnan kung ilan ang independent, okay, parameters yung arbitrary constant, huwag nyo nang i-expand to make it in general equation. Kasi mukhang mas madali rin i-derive na to ng diretso eh. But again, it's up to you. Pwede nyo i-expand yan. Tapos, hanapin nyo kung ilang independent arbitrary constant para malaman nyo kung ilang beses i-derive. Tapos, okay, siguro paghiwalay-walay na, madali na rin i-derive. No? Pero dito kasi pwede na natin i-derive. Ang tanong lang, kaya nyo na bang isipin kung ilan ang independent arbitrary constant? Okay, so bilangin natin. Okay, we have, pag ito in-expand natin, okay, si k will considered as 1. No? Sure siya na k squared. Eh. Si 4a, may constant kasi ni a, which is fixed to eh, lattice rectum to eh, na pwede kong isama kay x, so hindi siya kasama doon, kasi fixed to magiging value niya. Pero si h is another independent constant. No? 2. So, pag ito nx, sige, expand natin na nga para mas madali nyo intindihan. So, we have y squared minus 2yk plus k squared. Kabila naman, we have 4ax minus 4ah. Okay, so, si k squared at si 4ah. Okay, pwede na nating pagsamahin yan as 1. No, kasi our independent arbitrary constant, independent arbitrary constant, wala namang kasamang variable, pwede ng isa. Okay, nakakasunod ba? Okay, next. Okay, si 2yk is the other independent arbitrary constant. Okay, so itong 4a kasi is the length of your lattice rectum. Constant siya pero fixed. This is the length of your lattice rectum. Hindi siya considered na independent. No, specific siya for the lattice rectum. Kaya ito is specific. Actually, ito is specific pero may kasama kasing h. Okay, ito is another, what, hindi specific, no, independent, kaya pwedeng pagsamahin natin to eh. Kasi may independent na h, may independent na k, yung 4a naman specific, kaya isa na siya. Okay, so sana naiintindihan nyo yung part na yun, ha? So we have only 2. Okay, tapos pwede nyo nang i-derive ito kung gusto ninyo, or pwede na rin yung pinakataas,
Doon pa lang, pag alam nyo na yung kunin yung independent variable o independent arbitrary constant rather, pwede nang i-derive kasi madali rin namang i-derive itong nasa taas. Pwedeng ituloy na natin to, ano? So, i-derive natin to na twice. So, yung first derivative okay, so we have 2y prime 2y prime ito yung first minus since constant si 2k labas times yung y derivative ng y is y prime plus yung k squared derivative is 0 equals yung 4a constant. Tapos yung last term is 0. So if I'm going to arrange this, okay, is 0 naman to, no? We can divide this by 2 para mas maayos. Ito magiging y prime minus k y prime na lang y equals 0 na lang. This is 2a. Correct ko lang. 2a. So, equation of common factor. Pwede pa pala. Y minus k equals 2a. So, equation number 1. Okay. For the second derivative, kung ayaw nyo to, pwedeng ito rin i-derive natin. So, product rule to. Y, derivative ni y prime, y double prime, plus y prime, derivative ni y is y prime ulit. Okay, tapos na tayo dito. Minus, constant si k, derivative ni y prime, so y double prime. Equals derivative ni 2a constant 0. So, anong pwedeng gawin? Factor natin to at saka to. So, we have y double prime. May matitirang y minus may matitirang k. Pinactor na kasi natin si y double prime. Ito, pwede natin pagsamahin. Magiging second degree siya. Okay, so equation number 2. Okay, so dito sa equation 2, meron pa rin k na kailangan tanggalin. So by equating or substitute na lang natin. So, pwede bang i-substitute? Pwede, kasi may common na y minus k. So arrange natin to. So y minus k, i-rearrange lang natin to, ha? So equals kay 2a over y prime. So, this is still equation number 1. So, substitute equation 1 to equation number 2. Okay, so, equation number 2, we have y double prime. Yung y minus k, kasi yung k na kailangan tanggalin ay equal na dito. So, times 2a over y prime plus y prime squared equals to 0. So, wala na siyang value na k. So, simplify na lang natin to by getting the LCD or multiplying both sides by the LCD para hindi na maging fraction to y prime. Okay, so si y prime, pag minultiply ko sa first term, cancel si, ito na si y prime. Lain na to. So, kakaroon na lang ako ng 2a y double prime plus y prime multiply kay second term. So, magkamuka, raise to 2, raise to 1, magkakaroon pa ng isa. Y prime raise to 3 equals to 0. Okay, so wala nang h, wala nang k, so this will be our final answer.
Okay, kung ayaw nyo naman na paghiwalay-hiwalayan, like what I said, balik ako dito ha. Or, okay, pwede na kasing idiretso natin to eh. Basta alam nyo lang kung ano yung ilan ang independent arbitrary constant niya. Hindi nyo na kailangan kunin yung general equation. Okay, so pag dinerive natin to, okay, power rule, bring down 2. Yan natin kung equal lang yung sagot. Y minus k times yung derivative pa nitong nasa loob. Y prime minus derivative ni k0. Okay, so nasusundan ba? Bring down 2, ito yon. Copy the base, ito yon. Times derivative ng base. Si y magiging y prime. Si k magiging 0. Okay, good. Equals. Yung 4a constant. Labas, derivative nito, x minus h, derivative ng x is 1, derivative ng h is 0. So, mas mabilis, di ba? Hindi natin in-expand. So, ayusin lang muna natin to. Yung 0, wala na to, kaya si y prime, sama ko na kay 2. 2y prime, y minus k equals 4a. Okay, so meron tayong 2 and 4. Pwede natin i-reduce by dividing by 2. So, magiging y prime y minus k is equals divide by 2, 2a. So, ito yung magiging equation 1. So, tama ba? Same with equation 1? Is this same with equation 1? Okay, magkamukha siya. Okay, so ganun na ganun din. Tapos kung gusto niyo na rin itong i-derive directly, hindi natin pahabain. Kung kaya, kaya ng mind. Ay, kaya yan, syempre. Kayo pa, matatalino kayo. Product rule, so we have y prime times derivative nito. Derivative ni y, y prime. Derivative ni k is 0. Plus, product rule kasi ito, ano? Y minus k times derivative ni y prime magiging y double prime. Okay na. Equals derivative ni 2a, 0. Okay, so 0 na to. Y prime times y prime. We have y prime quantity squared plus, ay unahin ko lang si y double prime ha. Y minus k equals 0. So, this is our equation 2. Okay, so, equation 1, equation 2, substitute. Okay, ito sa equation 1, pwede natin gawing ulit y minus k kasi si k yung papalitan ng y prime over 2a. So, ito yung ipapalit natin dito. Kaya magiging y prime quantity squared plus second derivative ng y minus k palit y prime over 2a equals 0. Okay, so halos magkamukha na ba? Same answer din bang ibibigay? Tapos ito fraction, get the LCD, multiply both sides by 2a. 2a ay magiging 2a times the first term y prime squared plus ito pag minultiply cancel na to ay magkakaroon lang ako ng okay y prime times y. Oy, medyo may mali tayong konting na nakita, no? So, trace muna natin kasi may iba yung final answer katulad dito, may iba. Okay, so, nakita niya na yung mali. Ito yung mali natin. Ito. Nabaliktad. Dapat 2a over y prime. So, it's my fault. Sorry. Malita. So, dapat ito ay 2a over y prime. So, sa substitute natin dito, kaya ito, nabaliktad natin.
taking 2a over y prime. So xc2 yung mali na. Mali na. So si y prime ang LCD natin. So ito mali na to. Okay. So y prime times y prime squared is y prime raised to 3 plus cancel na to kasi multiply ito. So we have 2a y double prime equals to 0. So same result, same answer. Okay, so naiba lang yung terms, no? Pero the same. Okay, so sa book, magkakaroon ulit tayo ng exercises, but you're going to do that as your assignment. So, ipopost ko ulit yung assignment ninyo doon sa GC. Then, you're going to answer it again by using lettering guide and following the format. So, nagbigay ko na yung format sa inyo, no? Okay, so recall lang tayo ng konti sa format. No, sa format, para hindi magulo. Mahirap i-drawing ng straight to, ha? Yun. Buti na ito automatic. So, this is 2 inches. Alam niyo na naman yan, eh. 2 inches. So, wala na tayong box dyan, no? Okay, so we have... Oh, sorry. Wala natin guluhin yun. Okay, yung first line. Yung line dito. Oh, talaga nagugulo. Yung first line, write your name. Unahin ang surname. First name. And middle initial. Tapos subject. Tapos course, year, and section. Tapos date. I forgot. Ah, sige, pwede. Sa envelope na lang pala. Susulat kung ano yung mode of learning niyo. Date and assignment number. Okay, so yan yung pinaka-format natin, ha? Huwag kakalimutin. Sa mga AOL at sa SL, okay, depende kung ilan yung pasasagutan ko sa inyo. No? Pero sa RPL, kung ano yung ipopost ko sa GC, yun yung sasagutan ninyong lahat. Kasi mas mahaba ang oras ninyo compared with the AOL and SL. Okay, kaya... Okay, we're going to discuss the next topic naman. That will be topic number 4. Meron pa akong i-discuss ulit hanggang up to topic 6 before tayo mag-proceed sa reporting. Okay, so sasabihin ko na sa inyo regarding to your report. Siyempre, ako magbibigay pa rin ng assignment. So, binigay ko na yung copies ng report ninyo, pero ayaw ka lang mag-stick kayo doon. Gusto ko bawat reporter may participation, hindi lang yung isa lang makikita ako sa video. Gusto ko lahat makita ang nagpo-participate na pag-report para ma-practice ninyo yung personality nyo rin. At ma-feel nyo rin kung paano magturo online. Okay, as much as possible, 2 examples. Ito yung isa-solve ninyo. Okay, tapos dagdagan nyo pa ng infos yung ere-report ninyo. Huwag lang didepende doon sa binigay ko. Okay, so sunod-sunod yung topic na yun, no? Yung quiz ninyo, I'm still thinking kung paano yung gagawin sa quiz ninyo for your quiz number 1. For the meantime, okay, just enjoy muna na mag-solve, mag-aral. So kung magkakapag-upload ako ng mas maraming video, I will do it. So again, don't forget, of course,
sa YouTube natin. At to like, share, subscribe, and hit the bell para na-inform kayo, na-update kayo kung may in-upload akong bagong video. So, God bless. Okay, sa pag-aaral. At ingat kayo lagi. Love you. Okay, bye-bye.